purisa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papurihin sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala at iyon nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay, nakalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng tagtang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin. Sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan, walang ibubungang mabuti,
ang ganitong pagtatalo, manapay kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Poon ang iyong landasi, ituro, iyong ituro sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga
hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas na magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, una sa lahat ay ating papurihan at pasalamatan ang ating mahal na Jesus Nazareno. Pag-ibig ang may tuturing siguro nating pinakadakila sa lahat ng utos ng ating Panginoon. Ito yung pinakaugat. Pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung ating titingnan po ang ating kasaysayan ng ating kaligtasan, ang Panginoon ang unang umibig sa atin. Siya ang una. Siya ang nagkusang loob na umibig sa atin. Hindi pwede nating i-claim tayong unang umibig sa Diyos. Hindi, mga kapatid. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, napakaganda ng tanong nung iskriba. Nung tinanong si Jesus tungkol sa pinaka dakila sa lahat ng kautusan, sumagot si Jesus. At ang kanyang sagot ay mula una sa Deuteronomy chapter 6 verse 6. Sabi ni Jesus, pakinggan mo, O Israel. Ito yung Shema na tinatawag. Hear, O Israel. Ang Panginoon ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At dinagdagan ni Jesus, ito naman ang pangalawa. Yung pangalawa naman galing sa Leviticus chapter 19 verse 18. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang dalawang kautosang ito, mga kapatid, hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi pwede masasabi mong umiibig ka sa Diyos, tapos sa iyong pamilya, ikaw ay mapang-api. Hindi pwedeng sabihing iniibig mo ang Diyos, tapos sa iyong trabaho, hindi ka nagiging matapat. Hindi po pwedeng sasabihin mong iniibig mo ang Diyos, pero sa komunidad mo, hindi ka sumusunod sa batas. Hindi mo pwedeng sabihin iniibig mo ang Diyos, pero patuloy mo sinisira ang ating kapaligiran, our common home, our environment. Ang pag-ibig sa Diyos, mga kapatid, at pag-ibig sa kapwa, yan po ay magkabilang bahagi ng iisang coin. Kapag mahal mo ang Diyos, natural, mahal mo rin ang iyong kapwa at makikita ito at masasalamin sa pamumuhay mo, sa pamilya mo, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid. Ang pag-ibig dapat ay nasasalamin sa kapwa. Ang pag-ibig mo sa Diyos dapat nasasalamin sa pangaraw-araw na kilos mo at ugali. Sapagkat nakakalungkot kung ang iba ay masasabing talagang tunay na nagmamahal sa Diyos at deboto ng ating mahal na Jesus Nazareno. Nakakalungkot kung pagkatapos na magsimba sa kiyapo,
pagbalik sa komunidad, siya pa ang unang pasaway. Siya pa ang unang nagmumura. Siya pa ang unang nagiging irresponsable sa pamilya. My dear sisters and brothers, the love of God and the love of neighbor, these are two inseparable and greatest commandments. Hindi sila pwede maghiwalay. Bakit po natin nasabing hindi pwedeng paghiwalayin? Sapagkat mga kapatid, ito mismo ang tinuturo ni Jesus. Pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa. Dito mga kapatid, ito ang ginagawang batayan ni Jesus ngayon kung paano tayo mamumuhay bilang mga Katoliko-Kristiyano. Na sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos at pag-ibig sa kapwa, dito natin tunay na masasabing ikaw ay disipulo, deboto at alagad ng Diyos. Kung kaya mong mahalin ang Diyos at mahalin ang iyong kapwa. Hindi pwede kasing doble kara. Nagsisimba pero chismosa. Nagsisimba pero mandurugas. Nagsisimba pero mandaraya. Nagmamahal sa Diyos pero irresponsable bilang magulang. Nagmamahal sa Diyos pero hindi naman sumusunod sa magulang bilang isang anak. My dear sisters and brothers, sinasabi nga po sa John 13:35, "This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another." Dito tayo makikilala bilang mga Kristiyano kapag tayo may pagmamahal sa isa't isa. At ang modelo po ng pagmamahal ay walang iba kundi ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Inialay ang kanyang buhay hanggang sa kamatayan sa krus. At ganyan din dapat tayong iibig hindi lamang sa Diyos, kundi sa kapwa. Very challenging yung pag-ibig sa kapwa. Bakit mga kapatid? Sapagkat iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hindi mo iibigin ang kapwa mo ayon sa ibinigay nilang pag-ibig sa iyo. Iibigin mo sila gaya ng pag-ibig mo sa kanila, sa iyong sarili. Paano ba umibig ikaw sa sarili mo? Hindi ba kapag minamahal mo sarili mo, pinahahalagahan mo ang sarili mo, inuuna mo ang sarili mo, hindi mo pinababayaan ang sarili mo? Mga kapatid, marami tayong kapwa sa ating paligid na nangangailangan ng pag-ibig. Ang isa ko nga pong palaging na ikukwento sa aking mga homilya, isang halimbawa ng kapwa. Nung ako po ay nasa labas po nung simbahan na aking pinaglilingkuran, may dalawa kaming sakristan na galing sa school at lumapit sa simbahan, pumasok sa simbahan at nagdasal. Paglabas po nung simbahan ay umiiyak yung dalawang sakristan na maliliit. Sabi ko, "Bakit kayo umiiyak?" "Father, wala na po kaming bahay sapagkat nasunog na po ang aming bahay ngayon. Wala kaming ibang damit kundi ang PE uniform na aming sinusuot ngayon." Sabi ko sa kanila, "Huwag kayong susuko. Babangon tayo." Mga kapatid, alam nyo po, nakakatuwa na pagkaraan po ng ilang buwan, yung mga sakrista na yon na nasunugan, naglilingkod pa rin sa Diyos. At nakatapos sa kanilang school year, nagpursigi pa rin
sapagkat naniniwala silang may pag-asa. Nagmamahal ang Diyos. At naramdaman din nila yung pagmamahal ng kanilang kapwa sa pamamagitan ng mga taong tumulong sa kanila. Mga kapatid, totoong mahal natin ang Diyos, subalit tayo hinahamon din ng ating Panginoon na yung pagmamahal natin sa Diyos dapat masalamin at madama ng ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating mga panalangin ngayon, may pakita nawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas, at ang ating pag-ibig sa kapwa tulad ng paggalang at pagpipitagan natin sa ating mga sarili. Ang ating itutugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng Ebanghelyo, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy at mga walang nagmamahal, naway hindi natin makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway makitungo sa ating kapwa ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga may sakit at sa mga matatanda sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya na may sa buhay ang iyong batas ng pag-ibig sa salita at gawa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayan na. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala.
Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at magindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga labireng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lang lahat ng mga kabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. All of my heart.
strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I guide me each day to learn how to love. I am your servant, and you I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. Guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. My Savior, my announcements. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaayayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na June 6, 2024. Webes, mamaya po yon sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo, sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo, sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maidangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basa-basan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka lang, inibigo ka lang, para lang aming at kaligtasan sa Padres Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang Diyos mo pinakatayan ay sa isang naman kaligtasan. Sa Panginoon Nazareno, inaramala ka. Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.